55 taon ang SSS, ginigit ng mga OFW sa Qatar na magtalaga ng SSS representative para umaksyon sa mga pangangailangan ng mga kababayang nagtatrabaho doon. Gustong matiyak ng mga OFW ang kanilang benepisyo at proteksyon kahit nasa labas sila ng bansa. Yan ang palitang medalist ni Delphine Montenegro. Importante sa mga Pilipino ang Social Security System o SSS kung kaya't bawat Pilipino ay naglalaan ng budget buwan-buwan. Sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas ng bansa, may appointed SSS representatives na pinapadala ang gobyerno para sumagot sa SSS transactions ng OFWs. Pero dito sa Qatar, marami sa mga OFW ang maraming katanungan, pero walang SSS representative na tutugon. Ang mag-asawang Celso at Roda Icasiano na registered SSS members na sa Pilipinas ay hindi na nakakapaghulog ng SSS contribution mula lang mga ibang bansa sila. Willing naman silang ma-reactivate ang kanilang membership ngayong mga OFW na sila sapagkat maraming benepisyo ang pwede nilang makuha rito. Sana makarating dito yung SSS coordinators para in case na may kailangan yung mga OFW na benefit or gusto nilang magtuloy ng monthly hulog dun sa SSS. So mas maganda, mas malalaman namin, may educate kami kung ano pa yung mga benefits na para sa mga OFW sa SSS. Problemado naman si Jun Sales dahil gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang kontribusyon makalipas ang ilang taong hindi niya paghuhulog dito. Pero hindi alam ang gagawin. Hindi na ako nakapaghulog mga since 2003 up to 2007. Ngayon, 2010, naghulog ako ng mga 8 times siguro yon. Kaya hindi ko alam kung pumasok ba sa talaga siya. Payo naman ni Jeneline Pacleb, pwedeng magbusisa sa SSS website gaya ng ginagawa niyang pag-monitor ng kanyang kontribusyon sa SSS. Nakaregister po ako sa SSS website. So doon po, makikita mo yung, meron sila doon online inquiry. Makikita niyo po doon yung mga actual premiums niyo po. So makikita niyo kung ilang months kayo nagbayad at saka kung ilang months na po yung, ay kung ilang, magkano na po yung amount na naihuhulog niyo. Ayon sa Polo Owa, nasa 200,000 OFWs na nagtatrabaho sa Qatar. At importanteng magkaroon ng representative ang SSS para masagot agad ang mga katanungan ng mga OFWs. Suportado naman ni Labor Attaché Leopoldo de Jesus ang kahilingan na magkaroon ng SSS representative sa Doha. Ang totoo yun, marami rin mga kababayan talaga na nagtatanong kasi nagbe-verify sila. Saan pa kami magbe-verify ng membership? Active pa ba kami yun? Active. So nakita rin namin na talagang sa dami ng mga kababayan natin nandito ngayon, di dapat talaga meron silang representative. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar.